There is nothing more important than our good health. That's our principal capital asset. Lagi ko pong sinasabi sa pag-build natin ng financial foundation na ito po ang pinaka-asset natin talaga, yung health natin. Kaya dapat meron tayong short-term at long-term healthcare. Pag nagkasakit tayo, di ba, nagkaroon ng problema sa health at wala tayong healthcare, mauudlot yung pagtatrabaho natin at pag-grow ng ating savings at pag-achieve syempre ng pangarap natin. Kung wala tayong healthcare, pwedeng maubos din yung mga pundar natin ng mga ari-arian or mga naipon natin ng matagal. Ano-ano ba yung mga advantages ng pagkakaroon ng long-term healthcare? Advantage number one, di ka na mag-worry kung wala kang cash deposit. Kahit po sa short-term healthcare, kung meron kang HMO o health card, hindi mo na kailangang isipin pa kung ma-admit sa hospital. Minsan yun po yung isa sa problema kapag nagkakasakit yung anak. Kaya malaking tulong yung pagkakaroon ng healthcare. So as well as sa long-term healthcare, magkaiba nga lang yung program nila dalawa, yung short-term healthcare at long-term healthcare. In short, basta healthcare, hindi mo naiisipin kung magde-deposit ka pa. Diba? Ipe-present mo lang yung health card mo and agad-agad, pwede ka na ma-admit sa hospital kung kinakailangan. So, advantage number two ng pagkakaroon ng long-term healthcare is mababa po ang hospital billing than without health card or regular na pasyente ka lang. Tinuro po sa amin yan na mas mababa po talaga ang cost meron ka pong health card kasi po meron po nag-audit, meron po nag-check ng billing. Advantage number three, lifetime po ang healthcare coverage mo kung meron kang long-term healthcare as long as you have health fund. Diba, ang inaalala natin, pagtanda natin is kung meron ba tayong fund, kung meron ba tayong pera, in case magkasakit tayo, pagtanda natin, diba, in case kailangan natin na maintenance, kailangan natin magpa-check up. Kapag may long-term healthcare ka, lifetime ang healthcare coverage mo as long as meron kang health fund. At dun po kukunin yung cost ng pagpa-check up, cost ng confinement, meron kang bibilin gamot. Dito po sa long-term healthcare, meron tayong forever. Concept po ng long-term healthcare, pinag-ipunan mo ngayon, hanggat healthy ka pa, hanggat meron ka pang short-term healthcare, para gamitin mo siya in the future, pag retired na. Advantage number four ng pagkakaroon ng long-term healthcare is accumulation ng health fund kapag di nagamit. Sa short-term healthcare po, kapag hindi mo nagamit yung healthcare mo, tapos na po yung binayaran mo na premium, hindi na po yun mag-accumulate. Sa long-term healthcare po, kapag hindi mo nagamit, like kunwari, hindi ka nagpa-check up, di ka na hospital, healthy ka naman, di mo nagamit yung long-term healthcare mo, mag-a-accumulate yan sa susunod na taon. Nari, ang limit mo for a particular year is umabot na ng 50,000. The next year, kasama po siya sa susunod nyo po na health fund. So, unlike short-term healthcare, kapag hindi mo nagamit, back to zero kung ano man yung limit mo on that year. Ma-appreciate nyo yan kung meron kayong short-term healthcare ngayon. So, makikita nyo yung difference ng pagkakaroon ng long-term healthcare. Advantage number 5 is kumikita po, hindi lang nag-accumulate or sumasama yung hindi mo nagamit ng previous year to current year, meron pa pong projected na interest na 10% plus may dividend po siya in the form of health benefit from 3 to 13% depende po yan sa takbo ng market. During paying period, kumikita po yung money mo, yung second year pa lang kasi 7 years ka na babayad para sa long-term healthcare mo. Second year pa lang hanggang 7th year, kumikita na po ng dividendo pero in the form of health benefit. So, depende po sa takbo ng market from 3 to 13%. Pero during extended period, kumikita na po yun ng interest rate po na 10% plus dividend pa. Ito in the form of health benefit during paying extended period, yung interest. Pero pag nag-mature na yung long-term healthcare mo, good as cash na yun. So, pwede mo yung ma-withdraw lahat or partial. Hindi po yun nangyayari sa short-term healthcare. Sabi ko nga kanina, wala siyang accumulation. Tapon yung pera mo doon. Sa long-term healthcare, kumikita po ang binabayad mo na investment. Ito po yung marerecommend ko sa iyo na long-term healthcare, which is ito yung sinimulan ko rin. First investment ko 8 years ago, yung company which is Kaiser International Health Group Inc. Yung kinuha ko po dito is yung Ultimate Kaiser Health Builder. Tapos ko na po ito, kaya ito rin yung marerecommend ko sa inyo na long-term healthcare.